waiting naman po tayo sa pagpapabunot ng ipin. Diyos ko, nakakatakot. Eto na naman po tayo. Ngayon, naghihintay ako, nakapila. Sana matagal pa. Kasi sobrang akong kinakabahan. Sobrang takot kasi hindi bubunutin eh. Aanuhin nila operahin kasi mahirap kasi yung wisdom teeth na bubunutin daw kasi malalim, ewan ko kung anong gagawin nila, bahala na sila, pero sobrang takot ko, as in 100% ang takot ko, pero wala tayong magagawa kasi mas mahirap isin yung sakit ng ngipin, so magtitiis na lang po ako sa how many hours? Okay. Pinausap na ako kasi mamaya pa daw ako eh. Kasi pinagpapahinga muna. Kasi nandiyan na naman yung natatakot ako. Ewan ko, bas, grabe talaga ang takot ko. As in, grabe. Sa labas kasi pila kasi na-late ako kasi dapat kanina pa akong alas 5 walang nagatid sa akin kaya yun na-late ako kaya hintay muna ako ngayon nakatawa pa ako pero mamaya hindi ko na alam pero grabe na ang kaba ko wala na si Lord sana mabilis lang yung operahin yung ngipin ko. Nakakatakot kasi yung sobra kasi akong nadala sa pagpabunot ng ngipin. Kasi nung panahon wala pang mga yung parang mga toothpaste, yung parang mga e-spray. Ngayon marami na. So, parang sa isip lang yung sakit pero hindi talaga mawala sa isip ko eh. Nung binunutan nga ako nung Saturday ba yun? Oo. Pagtulog ko, naiisip ko talaga yun. Sabi nga ng kasama ko, nakikipag-laban pa, pinanunood pala nila ako, pero tulog ako, ganun ako. Ganun talaga pag may nervous. Na sobra akong nadala, kasi noon hindi pa uso yung mga toothpaste ilalagay sa sa may ngipin bago i-injectionan ngayon. Pero kahit nilagyan pa rin nila yung toothpaste. As in, masakit pa din kasi inaano nila yung parang talagang diin na diin talaga sa ilalim. Lalo na yung tatanggalin sa akin wisdom teeth. Napaka daw talaga ito daw yung pinakamahirap na tanggalin kaya hindi idadaan sa bunot kaya talaga nila uoperahin talaga nila sana hindi tumagal pero depende kung tumalab agad yung anesthesia mapapamibilis pero pag hindi yun maghihintay talaga ako so yun. Ang dami nakapila dito. Kasi magaling siyang doktor. Mahaba yung pasensya niya kahit naiinis na. Hindi mahaba yung pasensya niya kasi sa
sabi sa akin kung anong isipin. Baka doon nakatatlo ng pasyente siya sa paggawa ay sa pagtanggal ng ngipin ko. Kasi talagang nagpapahinga sila. Kasi nga, hindi pa totally kasi sobrang, ano, sobrang sira. Kasi ayaw nga nilang bunutin. Kasi ang ino-offer nila sa akin is root canal. So ayaw ko talagang root canal. Sabi ko, bunutin na lang kasi baka sumakit lalo eh. Dalas sa wisdom teeth, maybe wisdom teeth. Huh? Okay. Doctor kami. How much the wisdom teeth? Doctor, you tell me. Ah, okay. You came maybe for 2 days? Yeah. You forget me? No, how are you forgetting? Yeah. I know, you are never forget me, sir. Sabi na hindi nila ako makakalimutan. Ako yung pasyente na napakabait. Okay lang yun. Please read it, okay? Okay. Ala, sinuha na yung ano ko. Ano naman susunod? Oh my God. Kala ko nakalimutan na nila ako, hindi pala. Kasi ako yung napakabait na pasyente. Ngayon, magre-ready na naman silang ano, dalawang hawak at saka si doktor. Tatlo silang lahat. Oh my God. Yeah, I have a towel. Also, I have medicine from Saturday. I buy from Saturday medicine. Now, you have 3 contacts in me, my wife, and sa ngayon, medyo kumikurit-kurit yung ngipin ko, kaya medyo alam kong masakit to talaga, kaya wala mo lang pagti ditong ano, wala mo lang ditong naka-duting kabayan natin, puro ilang lahi, pero mababait sila talaga.
As in, mababait sila. Ngayon, ako na ang next. Kaya magpuputol muna. Tapos ako na at ito, puputol muna. Pinapanood ko yung kung paano iniiwak at kukunin yung ngipin.